of implementation of the policy on checking of school forms as prescribed in DO 11 Series 2018. Important activity in our... For our first discussion po, meron pong SF1. So kung matatandaan po natin, okay? So meron po tayong school form, which is the school registry, or the this is the additional data elements for learning modality. So the learning modality shall be updated din po whenever the learner shifts from one learning modality to another. So ito po yung kapag from modular po yung bata and nag-shift po sa face-to-face po. So dito i-update po natin. Okay, at the end of each quarter, so the updated modality shall be generated po through the LIS or to our learner information system as the official quarterly enrollment count per modality. So the age to be recorded in the form is the learner's age po by October 31, 2021. So kapag may mga bagong ano po tayo, dapat start po ng age to be recorded is yung the October 31. So for the ito po yung magiging mukha, ito po yung mukha ng ating SF1. Meron po age as of October 31 yung naka-highlight po ng red. So meron din pong portion for learning modality. Okay, so dapat na-indicate po natin kung ano po bang learning modality yung ating mga learners. And for the next school form, so teachers or applicable learning attendance conversation tool, okay, or LAC, that can be considered in checking the learner's attendance in Annex 2. So the SF2 that are already prepared by our beloved teachers for the first two quarters should be adapted po without any further modification. Hence, the adoption of the LAC in Annex 2 is applicable po siya and should only be used for the whole school year, for school year 2021 and 2022. So for the SF2 also, a learner can only be considered po na magiging dropout or no longer participating po in learning activities or the NLPA if she or he parent po is voluntarily withdraw po from schooling, or if he or she incurs absences of more than 20% of the prescribed number of class or laboratory periods during the school year or semester as per DO number 8 series of 2015. And ito po yung magiging yung mukha din po, yung face ng ating SF2. So andyan po yung name po ng ating students or the learners. And of course, yung attendance po from Monday to Friday. And of course, yung total for the month. Okay. So ito po yung magiging learning attendance conversation tool po niya kung i-discuss ko po later on. Okay, so for the SF3 naman po, that is SF3 books issued and returned. Kung may mga textbooks po tayo from learning books and other learning materials to our learners, SF3 may be used. So ito po yung gagamitin po natin. This form can also be utilized to record the distribution and retrieval po of our learning modules. Kasi hindi pa naman po tayo fully nakakabalik po sa face-to-face, pero papunta na po tayo doon. So, pero meron din pong mga modules pa po for retrieval po. So ito po yung magiging use po for SF3. In using SF3 also for the recording and monitoring po of modules, the title of the book shall be replaced by an appropriate reference code or title of the module being used or distributed.
Okay, so ito po yung ano, sa SF4 na mga parts po nito, may mga option, may meron din pong subject area and title or the module po na reference or yung code po niya. So ito po yung mukha din po ng ating SF3. So school form 4 or the SF4, this is the monthly report of our learner movement and attendance. So instead of a monthly submission po to our district, school 4 shall only be submitted quarterly po. So magiging quarterly na lang po yung pag-submit po ng ating SF4. So replace the column for dropout with no longer participating in learning activity or is the status of learners whose parent or guardian or even the learner have failed to communicate po or has not made any efforts to contact the class advisor or hindi man lang po niya kinausap yung ano yung ating advisor. So for at least 7 consecutive weeks po. So masasabi lang po natin na NLPA po or drop off without no longer participating in learning activities kapag yung parent po or yung guardian po hindi po siya nakausap ang ating mga teacher about 7 additional data fields for mortality or death. And ito po yung magiging mukha yung sa SF4. Okay, so balikan lang po natin ng pahapyaw. Okay, so ito po yung sa baba, meron pong mortality or death, merong previous months for the month and cumulative as of end of month. So meron din po ditong no longer participating in learning activities. So naka-highlight po siya. So dito po natin i-record kung yung students po ba natin ay nakapag reach out po ba or naka consult po ba sa teacher na para at least hindi po siya ma-considered as dropout or NLPA. For SF8 or the school form 8, the basic health and nutrition profile. So the parents or guardians po may administer the actual measuring of weight and height. So yung parents po natin sa bahay, sila po ulit ang magkakandak po ng BMI po ng ating mga students and submit the reading result to the class advisor. So for the updating of SF8 through the LIS facility is highly encouraged for elementary grade levels but not mandatory po except for the learner recipient for of any program promoting health and nutrition. So ito po ay hindi po required po sa junior high school and senior high school to accomplish the SF8 and update the BMI in LIS. So elementary grade levels po ang highly encouraged po. Okay, so for the SF9, the school form 9 progress report. So dito din po na indicate at the bottom part po ng ating school form na part of each column po ng learning modality being adapted po in our in each quarter. So the character traits and core values po, portions of SF9 are not required po to be accomplished. So, hindi po na required yung part ng character traits po sa SF9. Meron po dyan na learning modality. So, i-indicate po natin kung anong learning modality po siya nung quarter 1, quarter 2, or nag-shift po ba siya sa another learning modality. So yan, SF10, the school form permanent record po shall be prepared at the end of the school year. Okay, so for the grade 6 po who are still using po the form 137. So mga graduating learners po natin. Okay, so for form 137, instructions for SF9 character traits and core values shall be applied. So
Ito lang po yung ano yung grade level na kailangan lang po nating i-fill out. Okay? So sa using of the form 137. Okay, for the lock po, meron po tayong tatlo, the lock 1, 2, and 3. So, dito yung gagamitin niya. So, for lock 1, or the learner attendance conversation tool, so, meron po tayong actual recording of number of class days, present, and absent. So, meron din pong applicable only to online distance learning modality with daily schedule of none. Of online classes, sorry. Okay, so for lock 2 po, ito po yung communication based po, meaning that has nothing to do with the learning output po or performance. So applicable po ito to all distance learning modality. So meron pong attendance checking, number of contact efforts, so equivalency and class attendance. So meron pong weekly po siya and monthly. And for our last lock is the output base po naman. Ito po yung kailangan ng output. So applicable only to printed po siya, printed modular and digital modular distance learning modalities. For now, to discuss to us po the DepEd Memorandum 37 Series of 2022, the resumption of implementation of the policy on checking of school forms, i-discuss pa po deeper po ni Sir Jonas po. Maybe for most of you na nandito ngayon ay very familiar na sa mga policy na i-discuss natin. But again, since na ang checking of school forms ay once a year lang natin ginagawa, so medyo ito ay review na lang natin at it's more on data, on the implementation feedback at tulungan nyo kami na ma-improve pa o kaya ay ma-address yung mga issues na maaaring na-encounter ninyo. Lalo na itong panahon noong ngayong mga panahon ng pandemic, so may mga adjustment tayo sa mga policies. Like nung i-issue itong DepEd Memo 37-2022, nagkaroon ng consideration doon sa mga alert level ng IATF kung paano ba natin i-implement ang checking this school year. Noong nakaraang taon, suspended po ang DCC checking. Ibig sabihin, walang participasyon ng division at school lang yung nag-check. And salamatan din natin ang ating masisipag na school checking committee for doing the job for themselves. But for this school year, kapag ka-alert level 1 na, ang checking of school forms ay gaganapin sa normal process on checking with the SEC and then the DCC, the Division Checking Committee. Anong mang modality ang piliin, on-site or online combination of that, yung DCC ay magpa-participate sa ganitong checking. So yan ang implementation condition depende sa IATF alert levels. Now, ito ay dagdag doon sa mga usual na i-check natin. That's why ating chair ng DCC and also the co-chair, the SDOD, ay in-invite natin dahil karamihan ng mga policy issue na ito, kapag tinignan natin yung MME part ng mga policy ngayon, usually ito ay nasa CID o nasa SDOD. Yung mga policy na yan sa mga monitoring. No? Kaya for this checking activity natin, sasama natin yung apat na mga policies na ang ilan dito matagal na lang inisyo pero baka kinakailangan nating i-remind sa kanila. Example, yung mga kinder, yung mga cut-off ng kinder. So mga alis na iabas na dyan as early as 2016, pagkatapos ni-reiterate pa rin yan last year no sa DO32. So meron pa rin, lalo na mabuti kasama natin ang ating mga CID chips dito, EOSY, para sa mga kinder supervisor na pwede nyo tulungan tayo rito sa area ito ng implementation, strict implementation, the cut-off age of kinder. And also, we have the proper preparation of SF10, DO58 yan, 2017. We understand na itong policing ito ay talagang kinakailangan nating taon-taon na i-discuss kasi ang implementation ng SF10 ay hindi naman biglaan, gradual. So ngayon ay grade
5 ang gumagamit. So, ibig sabihin, 5 taon pa lang natin itong ginagamit ang SF10. So, meron pa tayong isang taon, which is the grade 6, for the implementation of SF10 next year. And eventually, 4137 will be graduated. Mawawala na yung 4137 at pasalamat din tayo sa form na yan. Ano? But syempre, nagbabago yung mga data requirements at na meron ng mga information system. Kaya ang SF10 mas simplified, mas konti na lang ang nilalaman ng SF10 compare doon sa form 137. So, gagraduate na ang ating form 137 this year sa secondary or sa junior high school last year. Na-phase out na yung form 137. So, SF10 na ang kanilang pag-uusapan natin yan, yung handling, even the handling of the SF10 na gamit yung mga policies na nakikita ninyo sa iba. Ang isa pa na gusto namin bigyan ng reiteration ay yung transfer of document using the system, noong tracking system. Also, in our group, Sir Deo Hinito is still in this group, no, na siya naming system coordinators when it comes to LIS and other systems of planning service. Baka meron kayong tanong mamaya tungkol yan sa tracking, no, ng LIS. So, I'm sure Sir Deo and his assistant, Sir Marion, pagbibigay sila ng input sa atin tungkol dyan. But anyway, meron pa rin tayong mga update learner's status sa LIS, sa tracking system, na bibigyan pa rin to natin ng pansin. Again, it's more on system related at sa mga pagtatag nito. No? DO32 2021 naman yung ginagamit natin mga college. Okay, so tingnan ninyo, no? Halos karamihan ng mga i-discuss natin sa checking of school forms, nakasentro siya sa LIS at kasama ng ating mga division chiefs ngayon, bibigyan namin kayo ng konting overview para sa system para kapag ka pinalop ito do sa mga school, sabihin nila, aba, alam pala ni chief ang tungkol sa LIS. Okay. Pagkatapos po noong mga pag-review natin ang mga policy niya during our checking, gagawa po tayo ng report. So, ang report po natin ay tatlong columns. Pagkatapos, yan yung mga area ng validation, yung mga recommendation ninyo. So, ire-report natin sila. Ayan po yung highlights ng DM37 2022. At pagkatapos, puntahan na natin yung una nating na-discuss tungkol sa cut-off system. Kakaroon tayo ng konting review sa mga policy. So, may tapos 12 o yung pong mandatory na Kindergarten Education Act for all Filipino children. No? Pag-uusapan din natin yung cut-off age na sinet ng DO 2018. Okay, so yan po yung mga scenario. Ang cut-off age po ng 5 years old ay dumidepende kung kailan nagbukas ang isang school. So kapag ang school ay June, like private school, August 31 ang cut-off age, 5 years old. So ganun po yan. Pagka the following month, September, July, September 30 yung cut-off niya. Kapag ka August, October 31 ang cut-off ng 5 years old. So, paano kapag ka September, hindi na tayo aalis sa October 31. Nakapix na yan dyan. Kahit anong petsa pa tayo magbukas, beyond August, October 31 pa rin yung cut-off. As early as the early reg, ipaliwanag na natin to para hindi tayo ma-pressure na tanggapin yung mga underage. So gusto natin bigyan ng emphasis to lalo sa ating mga kasama sa CID, mga under po ninyo yung mga supervisors natin sa private school, na ang cut-off po talaga ay 5 years old as of October 31 kung ang school ay nag-open ng August. Okay. Pagkatapos, baka na-encounter nyo rin ito. So, usually private school to. Yung bang may mga utang sa private school, pagkatapos lumipat sa atin sa public school. Okay, so anong gagawin natin doon? So magiging temporary enrolled sila sa atin. Tatanggapin natin sila as temporary enrolled. Gagamit tayo ng affidavit of undertaking at nandiyan naman sa dokumentong iyan.
yung mga conditions dahil sila ay temporary. DepEd order number 3 po ito, series of 2018 Annex 3. So ang isa, kapag ka siya ay temporary enrolled sa isang public school, wala po siyang dokumento, di po ba? Kaya ang magiging passes niya lang o reference lang natin kung anong grade level siya tatanggapin ay ang affidavit of undertaking. Depende sa deklarasyon ng magulang. Okay, at pipirma sila. Pero syempre, subject yan for validation. Pag nakita na hindi tama yung sinabi ng magulang na grade level, so mag-a-adjust yan. But for now, in the absence of document, yun lang muna ang mapangahawakan ng school, affidavit of undertaking. At hindi tayo mag-i-issue ng anumang dokumento sa isang learner na temporarily enrolled. SF10, Form 137, wala po tayong i-issue sa kanila. Unless na mag-submit sila ng document from the private school. Kasi yun yung magiging reference natin sa paggawa ng SF10. Titingnan muna natin kung siya ba ay sa grade level without the basis noong kine-claim nila. Eh baka hindi tama yung magawa natin SF10 at baka tayo ay makasuhan ba pag gumawa tayo ng ganong public document. So wala tayong i-issue na public document. At alam nila dapat yan, nakalagay yan doon sa affidavit of undertaking. Hindi tayo mag-i-issue ng anumang document sa kanila. Ito namang mga learner, pag nag-attend na sila ng classes sa kanilang school, okay, di naman sila madi-discriminate. I mean, ang turo ay pareho din. The quality education, the teaching, the activities. Iti-treat din natin sila as normal kasi education naman, walang discrimination yan. Pero pagdating sa mga documentation kagaya ng report card, hindi po natin sila bibigyan ng report card. Ang ibibigay lang natin ay temporary progress report card. Ito po ay halos katulad ng mission report. Pero ito naman ay wala nga itong letterhead. Hindi tayo maglalagay ng letterhead dito. It's just a notes. Just a notes ng performance ng learner sa school na ikinocommunicate ng teacher sa mga magulang. So, ganun lang ito, learning progress report na ito. Hindi po ito admissible for transfer. Kapag kalilipat ng isang temporary enrolled from one public school to another public school, hindi temporary progress report card ang dapat niyang ipakita. Ang dapat niyang gawin ay mag-execute ng panibagong affidavit of undertaking. Okay, hindi po progress report card. So, ayan po ang ilan sa mga conditions ng temporary enrolled. Kaya kapag ka sila ay temporary enrolled during nangalang stay, hindi po sila mare-recognize sa mga academic honor citations. No? So, dapat sinabi na natin ito ng mas maaga. O, kasi kung ngayon pa lang natin yan sasabihin na sa dulo na tayo, baka magkaroon tayo ng problema. But anyway, yan ay nasa affidavit of undertaking. Na hindi nila marireceive ang anumang mga privileges na ma-recognize sa mga citations. Okay. Ang sumunod na tanong, siguro naisip din ninyo, paano kung end of school year na? Mapopromote ba sila o gagraduate ba sila? Okay. So para hindi tayo malito, babalikan uli natin yung DO3 2018 tungkol dyan, yung kanyang sinabi na the learner cannot be officially promoted to a higher grade level for the incoming school year or graduate. So hindi po siya makakagraduate at hindi rin po siya officially mapopromote. No. May mga ilang sitwasyon na baka makaramdam tayo na tinatawag na humanitarian reason na kahit man lang sana sa ceremony ay maka-attend. Okay, pagka ganun yung kaso, baka higher level na ang kinakailangan mag-decision on this. No. Baka pwede nating i-elevate sa head of office and then with consultation with the private school concern, baka po pwedeng officially promoted or graduated. Ayan. Paano naman po kung sa susunod na school year, ayan, hindi pa rin nakakabayad, wala pa rin dokumento, anong mangyayari? Mag-execute uli ng panibagong affidavit of undertaking for that succeeding grade level. Okay. Cannot be officially promoted. Ang pinag-uusapan natin dito, ibig sabihin, walang dokumento na nagsasabing siya ay promoted, pero pwede siyang tanggapin sa susunod na grade level
provided na mag-execute uli siya ng affidavit of undertaking na nagsasabing siya ay temporarily enrolled. Okay. The beauty of that policy ay tuloy-tuloy yung pag-aaral ng bata. Hindi naman natin pwedeng pigilan. Pero syempre, playing safe tayo dyan. Wala tayong i-issue anumang dokumento. Tuturuan lang natin. Pwede tayong ireklamo o kaya ihabla pa nga ng private school. And for the side of the private school, dapat din natin timbangin, ano, they are allowed to hold the credential of the learner. It's a very clear sa provisions ng private school manual ng DepEd Order 88, series of 2010. Okay. So as a recap, dyan sa issue ng temporarily enrolled, yung pong ating constitutional mandate, Republic, walang discrimination. Makaka-attend siya ng klase. Pero hindi tayo mag-i-issue ng anumang mga dokumento kasi ang mga dokumentong yan dapat ay evidence-based. Pag wala tayong ebidensya, pwede tayo magkaroon ng problema, no? Kapag nag-issue tayo ng legal document. Okay. So iwanan natin yung mga temporarily enrolled na usually yan yung mga may utang sa private school na ngayon ay nasa ating public school. Itong mga special cases na ito, bihira itong mangyari pero worth din na i-review natin. At gusto rin namin kayong bigyan ng update dyan sa Philippine School Abroad na ngayon seamless ang transfer niya. Kasi meron ng LIS abroad. Opo, kaya yung mga Philippine School Abroad doon, ang treatment niya para na rin tayong nasa private school lang. Na permit na may permit or recognized na private school. Now, itong foreign school abroad, ito medyo kakaiba ang treatment dito kasi sa DO 26 noong 1994, pwedeng itong school level assessment kapag siya ay unang kapag opening ng klase, dumating siya. So, school level assessment to, hindi na nito kinakailangan yung PEPT kapag siya ay mag-enroll sa beginning of school year at na-assess siya na ready o kaya na ng bata na sumabay sa Philippine Education Curriculum. School level lang ito, tapos hihingi ng approval sa division office at pagka ito ay na-approve, bibigyan to ng LRN, ng planning officer. Pero kapag ka ang sitwasyon ay sa middle na ng school year dumating, mag-PPEPT siya. Kung gusto niyang ituloy yung kanyang grade level doon sa no sa Philippine school no or dito sa local sa atin. Okay, so pwede niyong i-revisit ang policy na yan, DO 26-1994. At in all cases, dapat meron siyang permanent transcript of record. Okay, so meron pa rin tayong pailan-ilan na mga non-DepEd accredited school, PEPT ang kailangan natin yan. No? Since na mga walang LRN yung napag-usapan natin dalawa, Philippine School Abroad, Foreign School Abroad at itong non-DepEd accredited school. So lahat ng iyan, nangangailangan ng new registration sa system. So birth certificate, kailangan yan. At ganyan din yung PEPT. Tapos bibigyan sila ng LRN. So for the ALS, ANE. So wala pa tayo ngayon ng ANE equivalency exam. So ang ginagamit pa rin dyan ay itong presentation of portfolio assessment. Okay. So displaced learner, kapag ka nawala na yung mga, halimbawa nagkaroon ng force majeure, nawala yung mga dokumento at walang record sa system, sa LIS, so gagamit tayo dyan ng mga existing documents sa division office kung meron. At pagkatapos, pwede rin yung mga SF5 na nasa division office. Kung wala, ayan, mag-PPEPT siya or ANE, whichever is applicable. Okay, kaya importante na gumamit tayo ng system para just in case no, nagkaroon ng ganyang mga force majeure o kaya kinakailangan lumikas dahil nasira ang mga paaralan, at least meron tayong reference no, na nasa system. Okay, ang documentary requirements natin, at very important ito, yung birth certificate, PSA kung meron, kung available. Pero kung wala, pwede naman yung birth certificate na galing sa local civil registrar. Paulit-ulit na itong sinasabi sa mga policies natin and even sa mga early rejection. Maganda, pero it will not be the reason kung wala na hindi na sila makapag-aral.
dapat makapag-aral pa rin sila kasi may mga substitute na document naman like the barangay certificate. Opo, pwede na po yan. In the absence of PSA birth certificate, panapit yung bata, eh, wala talagang maibibigay na birth certificate yun kung hindi pa talaga nakaregister. So late registration ang mangyayari dyan. At pagka ganon, yung barangay certificate at yung record na meron tayo sa school, ayun yung magiging reference para issuance siya ng birth certificate through late registration. Okay. At ipapaalala rin natin sa ating mga schools kapag tayo yung nag-orient sa kanila, wag na po nilang i-detach yung pong mga document na ito sa SF10 kapag lilipat yung bata. Kasi ang magiging tendency niya, pag lumipat yan sa ibang school, itong school na tumanggap, manghihingi na naman ng panibagong kopya ng birth certificate doon sa parent, di ba? At kayo rin, paano niya mababalidate yung totoong identity ng bata without the birth certificate, lalo na kung transfer. Kaya naka-attach po talaga ang birth certificate sa permanent record. Kung gusto ng originating school na magkaroon siya ng copy, pwede naman niya po itong kopya. Opo, i-photocopy kaya. Tapos ipadala yung isang copy doon sa receiving school. Okay, so ayan po ang mga ilang requirements para sa documentation. At sana gumamit tayo noong enrollment form para nandoon mismo yung mga hihingan natin, lalo na yung mga bago pa lang sa system, like the kinder. And of course, yung good moral character, no? Hindi na ito hinihingi sa anumang mga transfer o enrollment. Hindi na po siya hinihingi. Since nang i-issue yung DO3 2018, hindi na po kasama yung Certificate of Good Moral Character. It will not be a requirement anymore. In fact, the SF9, yung character traits, eh, okay na yun, sufficient na yun para ma-establish natin yung character status itong learner na magka-transfer sa atin. Okay. May mga gusto rin kaming i-request kapag bumaba po ang DCC, ang Division Checking Committee, sa mga school at nag-orient. I-request sana namin, ng total nandito si Sir Deo, na yung mga learner, pag dumating sa school, i-enroll na kaagad. Huwag na po nilang patagalin pa na o-obserbahan pa, baka mag-drop out. Ayan, nag-drop out tuloy, kaka-obserba, no? Na hindi man lang na i-re-record. Opo, mas importante po na ma-i-record natin sila at huwag natin paghintayin. Kasi pag ngayon pa lang po sila mag-e-enroll, ngayon pa lang mag-e-enroll, nang enrollment nila na dumating months ago, eh, magkakaroon po tayo ng unnecessary congestion sa system. Isipin nyo po yun, dapat nag-update na lang tayo ngayon. Pero may mga nag-e-enroll pa. Bakit? Eh kasi naghintay-hintay pa sila. O, hindi nila in-enroll sa system. Kawawa tuloy yung pinanggalingang school. So, yun pa yung reminder natin na sana ma-echo natin sa ating mga school checking committee. Okay, and again, yung pong may mga utang, affidavit of undertaking ang kailangan nila na attachment doon sa kanilang pagka tayo nag-check ng ano, nag-check ng kanilang record, no? SF sa SF5 kasi automatic maisasama yan, may nakalagay lang na TE. Pero dapat may attachment tayo na affidavit of undertaking. Okay. So yun po para sa DO3, no, yung general enrollment. Now, ito naman yung pagta-transfer ng mga document. Request and transfer of document. DO54 naman ito, 2016. Okay. So, ang provision na yan, ng policy ng 2016, school-to-school transfer. Kaya naman, gumamit tayo ng mga courier service na yung hindi yung super bagal. Ano, total, may bayad naman to. Gamit tayo ng medyo reliable naman na mga courier service. Pwede kasing i-charge sa school MOE. Opo. Pagkatapos, ito pa, nang ilabas yung DO32 series of 2021. Opo. Alam niyo po, pinapayagan na yung mga scan copy. Opo. Scan copy lang po para sa grade 6 completer at sa grade 10 completer, para sa kinder, para sa portfolio assessment. Ayan. Scan copy po, pwede na at gamit lang po yung email. So, hindi na kayo mag-mail at magbabayad. Opo, DO32 po yung policy na yan, DO32 series of 20,
21. Pero dun sa other grade level, yung mga grade 1 to grade 5, grade 10, na kailangan pong ipadala yung original. Kasi dun sa original, dun mismo magkakaroon ng continuation or updates dun sa SF10. Okay. At wala pong holding of document due to financial obligation. Ha? Ibig sabihin, kung may utang yan sa PTA o sa garden or kaya iba pang school expenses, hindi po po pwedeng i-hold yung document dahil sa ganun, no? Sa ganung mga pagkakautang sa public school. Ang inaalaw lang po ng holding of document yung private kung meron silang utang. Okay. Ito po yung facility ng tracking. Okay. Familiar po ba? Opo, maaaring iba sa inyo, ngayon nyo lang po ito nakita, no? Nung kayo po ay baka school head, wala pa kayong inabutan na ganito. Ito po ay tracking system sa LIS. Ngayon po, ang lahat ng mga batang lumilipat, nagmamigrate from one school to another, nare-record na po yan sa system. Opo. Kaya hindi na po tayo ngayon humihingi ng written request. Wala nang ganon, wala nang written request. Maliban na lang, kung walang internet yung kabilang school at hindi maka-access sa internet sa LIS, very remote ano naman yon cases, no. Pero karaniwan na ang lahat ng transfer request ay pinapadaan sa system. Opo. Makikita na kasi rito kung saan lumipat yung bata. Okay. At tapos nakita niyo po ba yung number of days since notification? Ayan po yung araw o na lumipas simula ng i-notify. At natatandaan din po ba ninyo kung ilang araw lang yung turnaround time para sa request? Ano lang po yun, 30 days lang. So ibig sabihin, pag lumakpas po siya ng 30 days, nakaalam na po yun. Pero kung papasinin po ninyo, itong example lang natin, 161 at 202. Bakit kaya? Yun po yung isa sa gusto naming malaman from you when you conduct a orientation and actual checking sa school forms. Tell us, no, what makes this school na ganito katagal bago mag-action. Kaya kapag dumating po kayo sa school at nag-check, i-request po ninyo yung mga school head. Baka malimutan na nga nila yung password. Patingin nga po ng sa LIS, gugulat siguro yun, ano? Kasi division chief, pagkatapos alam niya yung tracking system. Hindi niya alam na orient tayo ngayon. Dito po makikita kung ilan po yung gaano kadami yung pending sa kanila. Now, bakit kaya ito'y pending? Dadalawa lang naman ang sagot na pagpipilian nila. Confirm and declined. Di ba? Magtataka ka talaga, ano? Inaabot ng 161 days, 200 days pa nga, dalawa lang naman ang decision making na gagawin, confirm and decline. Ba't kaya ang hirap nilang pumindot dito? So tingnan natin yung reason to decline. Okay, ang reason to decline kapag ang bata nasa inyo pa. Okay, dapat mag-decline kasi kinukuha eh. Huwag kayong papayag. Yan ang kagandahan ng tracking system na ito. May consent noong originating school. Pag yung bata naman, wala na sa inyo, pero you are very sure and certain na ito ay nasa kabilang school at hindi sa school na nagre-request, de-decline nyo rin. And the third reason na dapat talagang i-decline at huwag niyong payagang umalis, kapag ka, this is na yung learner. Opo, huwag na i-transfer. Oo, i-decline na. So, yan lang reason to decline. Kaya now, for the private school, nandiyan ba yung reason to decline dahil may utang? Wala. O, so wala dito. Ang mga may utang ay nasa confirm. Okay. Nasa confirm yung mga may utang. Dito kasi sa private school, no, at sana bigyan natin to ng pansin, lalo na sa CID group, no, na yung mga school, nagkaroon sila ng hindi tamang impression na kapag nagko-confirm sa system ng transfer, ang akala nila, kinukonfirm na nila na yung bata ay walang utang sa kanila. Natatakot sila, kaya ayaw nilang mag-confirm. Ang sabi nila, baka daw kasi yung bata, yung record, mabaliwala yung utang sa kanila. Ayaw nilang mag-confirm. So parang now hostage tuloy nila. Sinasabi nila, pagdat hindi kayo nagbabayad, hindi kami magko-confirm. Diba? Parang ganun yung nangyayari.
Pero ganyan ba talaga yung system? No. Ang system, pag tinignan ninyo, ito ay movement lang ang itinatrack from one school to another. Ayun lang yung sinusundan niya. Movement lang. Hindi nito sinasabi o nangingilan pagdating sa mga utang. In fact, kapag ka nag-confirm ang private, kinukonfirm niya lang na yung bata unang-una wala na sa kanyang school, so pwede na talagang i-transfer. At pangalawa, kinukonfirm din niya na ang bata ay may unsettled account na merong utang. At kapag ka ganyan na ang system na ang nagsasabi, nagtag na ang bata ay merong utang, automatic, yung bata ay nagkakaroon ng temporarily enrolled status sa system. O, nasa LIS na yon. Kaya ang bata kahit saan magpunta, may nakalagay na sa kanyang record na siya ay merong utang. Therefore, siya ay temporarily enrolled lang. At ang lahat na mga condition under the temporary enrolled status ay mag-a-apply sa kanya. Cannot be officially promoted, cannot be officially graduated, and will not receive the recognition or special citations. No? Ayun ang magiging epekto noon. So yung tatanggap na school, hindi siya blind. Aware siya na ang learner ay temporarily enrolled o kaya ay merong financial obligation. So could you imagine, laking tulong niyan sa mga private school na maitag sa sistema para sa ganon, ay inform din ng school at matrack din ninyo. Kasi biruin ninyo, kung hindi nyo yan papayagan na i-transfer, hindi ma-update yung record ng mga learner at sayang yun. Oo, hindi ma-enroll yan. Mawawala lalo yung learner sa monitoring ng private school kasi hindi nila ma-enroll sa public school. So, i-allow natin na ma-confirm itong mga learners na ito na temporarily enrolled at huwag kayong mag-alala. Yung nakikita ninyo dyan na transfer document transmitted date ay magiging disabled yan once na ikinilik yung with unsettled account. So sana ma-inform natin, lalo na yung mga division supervisors natin na humahawak ng private school, na mag-confirm sila rito. Kapag ka ayaw pa rin mag-confirm kahit na naipaliwanag na natin sa kanila, balikan natin ang policy natin on that. DO32 Series of 2021, i-report sa ating superintendent ang mga school na talagang sinasadya nilang ipang hostage ang confirm button, no, bago nila pindutin. Hanggat hindi nakakabayad, yun ang ginagawa nila. No? Hindi yun tama. At ang positive na feedback namin nung nagkaroon tayo ng ganitong facility na mas natatag sa system yung mga may utang, mas maraming private school ngayon ang nababayaran na. Oo, na nababayaran na sila ng mga may utang sa kanila kasi nga namo-monitor sa system. So ganun po sana ang gawin natin para dito sa mga confirmed transferred out at mobile. At ganyan din ang gawin natin sa mga public school ng mga nag-transfer na kahit wala silang utang, nakapagtaka, ayaw pa rin pindutin ng mga school yung confirm button or decline button. At tulungan nyo kami when you go down to the school, tingnan natin itong dahilan nito. Kasi malaki ang epekto niyan sa ating enrollment count kapag ka na-hold yung facility. Okay. So, napansin din namin na marami pa rin ang humihingi noong hard copy request. Paki-update naman po ito para sa ating mga kasama sa school level. Huwag na po silang manghingi ng hard copy noong written request para sa Form 137 or SF10. Matagal na po itong nawala. 2016 pa po. System notification will do. Para ma-enforce natin na lahat ng enrollment ipasok sa system. At ang lahat ng request, system din. Walang activity outside the system kasi hindi maire-record yon, hindi ma-update. Kaya ito na po yon, sufficient na po. At kasama po ito sa ire-report ninyo bilang DCC, yung compliance dito sa transfer request. Okay. So now, ito na yung guidelines para sa DO 11 ng 2018. So since 2018 pa, for sure, ang ilan sa inyo nai-apply na ito. Oh, nai-apply na, nagamit na. Kaya kukuha kami sa inyo ngayon ng mga feedback para diyan. Okay, unang-una,
dito sa mga listahan ng mga i-check na forms. Sa school level po, lahat po ng forms na sa tingin ng school head ay kailangan, pwede niya po itong ipacheck sa school level po. Kasi unang-una, ang school head, base sa DepEd Order 4 Series of 2014, siya talaga ang liable. Siya talaga ang merong pananagutan sa lahat ng school forms. Kaya naman, kung siya ay gumawa ng rigid validation dyan, maiintindihan natin yan na pwede niya yung gawin sa school level, no? At tapos, CC, no? And DCC. Ang mga primary form na i-check niya ay SF1, SF5, form SF10 o form 137. Pagkatapos, kung grade 1 naman, titingnan nyo yung mga supporting document like the ECD checklist o kaya yung mga completion. So, yan yung mga tinitingnan natin. Yung birth certificate, kailangan din yan para i-check naman yung laman ng SF1. Okay, so nandyan yung infographic kung paano siya ginagawa. Napansin nyo po ba yung kulay yellow sa infographic? No, tinatanong yung pagiging consistent ba system vis-a-vis hard copy? Okay, so ang purpose talaga ng ating checking, kagaya ng nasabi ni Mamanet kanina, i-ensure natin na tama yung nasa system. Kaya kapag nag-adjust tayo sa hard copy dahil may nakita tayong inconsistent or kaya yung maling entries, dapat yung system i-update din natin. I-update din natin. Now, ito yung mga techniques o kaya ay mga area of validation sa mga forms na nasabi natin. So, hindi lang natin to binabasa as in talagang reading. Form reading. Kung hindi, tinitingnan natin yung accuracy, yung pagiging consistent ng dalawang o higit pang mga document. Halimbawa, SF1 saka yung birth certificate. Pwede nyo po itong gawin sa private school. Na po, tingnan po ninyo yung mga SF1 na na-generate at yung birth certificate kung magkatugma pa. Kasi unang-una, yung kinder, hindi dumadaan sa planning officer ang approval niyan. Outright yan na kapag ka-kinder, nagbibigay ng LRN. So wala tayong validation kung tama ba yung information na yan. Kaya tingnan po natin ito, no? Mag-random check tayo rito sa SF1 na LIS generated. So, ang SF4 at SF5, ito po. Kina-check naman ito yung bilang ng mga currently enrolled, no? Na sa school. At tapos, ilan naman yung mga na-promote o na-retain base sa SF5. So, number or ang binilang yan. But wala na kasi yung policy dati na hindi na kayo pwede mag-transfer pag January. O hindi na pwedeng mag-drop out pagdating ng January. Wala naman yung ganong policy. Opo, ngayon kasi meron ng system. So, anytime talaga nakakapag-transfer at nakakapag-update ng status ang mga school. So, walang mahabang preparasyon ng pag-a-adjust sa mga school forms kasi pwede na yan daan sa system. So, ganun po. Yung po, pag meron dyan sa pagbubuksan ng DCC, Division Checking, yung SF2. Pero pag wala naman, it will be SF4 vis-a-vis SF5 lang. Kapag ka naman tinitingnan natin dito yung validity ng status ng learner, whether promoted or retained, SF5 naman at SF10. Importante ito, no? Yung pag-check ng dalawang dokumentong ito. Kasi nararanasan natin yung mga enrollment na eligible sa system. Piriin po ninyo, nakalagay sa system, retained. Oo, pero pag tinignan mo sa form, sa SF10, promoted. O, di yan laki ng problema natin, di ba? Oh, so dagdag trabaho ito sa mga planning officer kasi dumadaan sa kanila yan. So dapat i-check natin, tama ba yung SF5 sa SF10? At magkaroon tayo dyan. Pagka inagma, SF5 at SF10, anong dokumento ang kinakanga natin meet to date? Di gamit tayo noong SF9 kung available. O kaya yung class record. Para malaman natin, SF5 o SF10, alin yung tama dyan kung nagkataon na magkaiba or inconsistent siya. And therefore, SF4 and SF6, meron din tayong validation on that. Okay. So, additional reminder para sa checking procedure, meron lang dalawang layer ng pag-check ng mga
form isang school level committee po, at pagkatapos yung isang level naman ay division. Wala pong district checking. Maaring may mga nagkakandak ng checking sa district level, pero we presume na iyon ay representation ng division checking committee. Okay, pwede naman po adaptin ang division checking committee. At ang membership po, no, ang membership po ng ating division checking committee, ito lagi namin itong gustong bigyan ng emphasis. Ang mga planning officers natin ay napaka-importanting member ng division checking committee kasi ito mismo yung venue nila. Okay. Ito mismo yung pagkakataon nila na ma-validate kung tama or mali yung mga ipinapasok sa system. Dahil ang mga planning officer ang siyang bumabalikat ng napakaraming correction. Dagdag ito sa trabaho nila. Kaya kung ma-i-inject natin at ma-i-implement natin yung sinasabi ng DO11 na membership, mandatory membership ng planning officer sa DCC, ang laking tulong po nito para sa system at sa mga planning officer. Kaya we encourage you all sa lahat ng mga DCC chair na nandito ngayon, opo, i-maximize natin ang present ng mga planning officer. Ayan po ang kanilang area of expertise, mag-validate ng data. Okay po. So sa school level naman, ang membership naman ng LIS coordinator, napaka-importante din. Kaya bigyan din natin ito ng encouragement yung mga school head na huwag nilang tingnan yung posisyon or yung item noong LIS coordinator nila. Ang tingnan nila ay yung function. Kasi being the LIS ICT coordinator, ang laki ng role nila para mai-adjust at mai-correct ang mga data sa LIS. Opo. Kaya kung magkakaroon kasi ng adjustment sa school forms, resulta ng rigid testing o rigid reading, at in-apply ito sa system, ang laking tulong nito. Kasi pag sa system ka nag-correct, once and for all, dire-diretso na yon. Pero kung hindi magko-correct sa system at puro hard copy lang ang ikino-correct, taon-taon, problema natin yan. Kaya we encourage noon sana ang mga SCC chair na sundin yung sinasabi ng policy, i-involve gawing LIS, gawing vice chair ng SCC ang mga LIS coordinator natin para ma-ensure din na inilagay sa system lahat ng findings na nakita during checking, both SCC level at DCC level. Okay, so yun po ang mga reminders natin sa kanila at mag-focus tayo sa accuracy, consistency ng learner instead of sa mga cosmetic aspect ng mga school form. And also, LIS generated lang ang gagamitin natin ng school forms at meron ding mga system ng mga ibinebenta. Okay naman sana no na mapabalis yung trabaho ng mga teachers natin, pero magnyayari rito, magdodoble trabaho lang sila kasi hindi i-acknowledge yung mga commercialized forms na yan dahil ginawa yan outside the system. Opo. Eh ang sentro ng ating checking ngayon ay LIS. Oh, so kahit anong check ang gawin natin dyan sa mga commercialized school forms, walang silbi. Oh, kasi nga, hindi siya pumapasok doon sa system. Kaya mas maganda no, mag-isa na lang ang ating basis, which is the LIS-generated school forms. Bawas gastos na, bawas trabaho pa. Now, i-remind lang natin na isa pa, dun sa mga focus ng pag-check natin. Although isang team kayo, pero yung SGOD may special concern yan. Nandyan yung expertise nila pagdating sa mga numbers. Kaya nga, dapat nandun talaga, lalo na SEPs natin for planning and research, no? Dapat nandun talaga sila kasi sila yung mga user ng mga data. Eh kung mali yung data, syempre mali rin yung research, mali rin yung analysis, no? Kaya nandyan ang ating mga SEPs at ganyan din yung mga planning officers. They are interested doon sa quality ng mga numbers. So anong mga forms yan? Birth certificate, para malaman nila kung talaga nga bang tama
ang edad nito at tama ang ating bilang para sa mga new entrants na kinder. At makikita rin natin dyan yung mga warm bodies. Alam po ninyo, maraming ayaw maglagay ng dropout. Ang ginagawa na lang nila ay promoted. Isipin nyo po yun, ano? So makikita ngayon yan ang mga planning officer. Lalo na yung mga hindi na nagpapakita, yung mga NLPA. So ayaw nilang ma-report na dropout. Kaya titingnan nila ngayon yan vis-a-vis SF4 and SF5. At ang mga CID naman natin, ang expertise naman yan ay yung mga policies na discuss natin in relation sa promotion, retention, di ba, ng DOA 2015 o 2016 ng DepEd Order 8, no? Tapos ay yung DepEd Order 3 ng 2018. Now, sabi natin kanina, hindi lahat ng mga i-check ng Division Checking Committee ay lahat ng forms. Hindi po, no? Meron lang po tinatawag na focus grade levels. So halimbawa, yung nasa kinder, grade 1, grade 6, 7, grade 10, grade 11, and grade 12. So yun yung mga priority grade level. At ira-random pa yan, ha, ng Division Checking Committee. Ira-random pa yan. Nandito yung formula. So, kapag dumating sa isang school ang Division Checking Committee, ang una niyang gagawin, yung listahan ng mga sections at grade level. Mas hiwa niya yun itong mga grade level, priority grade levels. Priority grade levels, pipili lang siya ng ibang, ng certain percentage or kaya ay bilang lang ang kanyang i-check. So, ira-random niya yan. Ira-random po na sections or grade levels na nandoon, kukuha lang siya ng ilang piraso. Pagkatapos, yun lang ang i-check ng Division Checking Committee. Random sampling lang. Ganun din ang gagawin sa grade level. Kinakailangan i-check lahat. Pagkatapos, gagawa ngayon ang tinatawag na School Forms Checking Report. So, syempre, kung may activity ka, merong reporting na dapat gawin. So, ang School Forms Checking Report, SFCR, yung una, yung SFCR 1, ginawa yan ng school. Mula dyan kayo kukuha ng ira-raffle ninyo. Pagkatapos, pagka nakapag-raffle na kayo, nakuha nyo na yung certain numbers ng mga i-review forms, pipilapan ngayon to ng DCC. O, pipilapan nila. Halimbawa, out of 10, 5 yung na-raffle nila. Pipilapan nila yan. Yung accuracy level ng school na makikita ninyo sa dulo, okay, yan ang magiging official na accuracy level ng school. Hindi yung accuracy level na ginawa nila using the first SFCR. Kasi check na mataas yun, 100% yun. Kasi nga, sila-sila lang. Pero pag kayo na DCC ang nag-check, bibilangin ninyo ngayon yung mga inconsistent, yung mga walang supporting na documents, bibilangin nyo yun sa accuracy level. Kaya kung ang nabili ninyo ay 3 out of 10, tatlo. At ang tatlong ito ay meron lang 75 na accuracy level. Diin na ngayon na magiging official na accuracy level ng school. Not the original na ginawa ng school na sila-sila. Kung hindi, kung ano yung accuracy level na naging resulta ng pag-check ng DCC. Kahit classes ang na-review nila. Okay, so that's the impact of the SFC. At rin dito, yung mga paulit na problema. Makikita nyo rito, halimbawa, ano-ano mga paulit-ulit lang problema. Yung mga supporting documents, wala. O, ilalagay nyo ngayon doon sa observation ninyo. At mga sa mga susunod na table, like the table 3, makikita nyo rin dito sa table 3, ilang school ba ang ayaw sumunod doon sa transfer of document within 30 days? So makikita nyo rito. Ilalagay yan sa SFCR, ilang school sila. No? At pagkatapos, yung mga learner na may utang na lumipat sa atin sa public school, makikita nyo rin dito sa... Kaya pagkatapos, CR1 na ito, i-check nyo po yung discipline committee. Ipirma po dyan yung mga member and even your deputy na pag-usapan ito bago nyo ngayon to pirmahan. No? Dapat sumangayon dyan yung SCC sa pirma na yan. Now, yung district na kayang naikot. So kapag ka may district kayo, kasama yan ni SDN, o makikita nyo na ngayon. At ikukulat pa natin yung part of SF para ops. Di po ba ang ganda ng gamit ng SFC? Ipirmahan natin ito. No? Natapos yung ating activity,
Adi, meron tayo report bukod sa sinabi natin kanina na report na comply. So you can do something. Baka laking tulong ang maggawa ng gayong data para sa mga decision making sa top level management sa division. Okay. Isang reminder po para sa SF5 naman. This year, ang SF5 ay hindi na po pipirmahan ng Division Checking Committee. Apo. Ang SF5, ang pipirma na lang dito ay ang advisor at ang iyong SCC, School Checking Committee, sa lahat po ng SF5. Ang pipirmahan lang ng Division Checking Committee ay ang SFCR. Ang kabuuan no ng ating yung highlights noong DO 11 2018 at ito pa ang infographic no, ang end result nito ay ang SFCR3 na report natin at the end of this activity forum. Here are a few reminders. Point of clarification on the affidavit of undertaking. So does it mean that for learners coming from public schools without any credentials and no record in the LIS will just be accepted without requiring the affidavit of undertaking? So ibig sabihin, public school, walang dokumento, tapos lumipat sa public, walang dokumento. Minsan kasi may mga public school na walang dokumento yung learner kasi galing din sa private school. Tama po, no? May mga ganong case eh. So in that case, nag-originate talaga yung problema sa private school na merong utang kaya wala siyang dokumento nung lumipat siya sa unang-unang public school and then lumipat ulit sa pangalawang public school and therefore wala talagang may bibigay na dokumento yung public school na pinanggalingan niya na una. So maaring mangyari yon. Pero kung hindi naman ganyan ang sitwasyon, ano po kaya yung reason bakit ang public school na pinanggalingan ay hindi nakapagbigay ng document dito sa learner na ito? Like coming from ARMM, yun ang mga problema namin, sir. Wala talagang records na maipakita. Hindi sa galing siya sa private schools, but talagang from public schools. Tingnan natin talaga yung reason na yan kasi wala tayong makita under the policy na pwedeng mangyari yon. Kasi sa public school, wala naman tayong binabayaran. Diba? Wala naman tayong binabayaran diyan. So, very normal naman yung pag may pumasok sa public school, tinatanggap natin as long as meron siyang identity, lalo na kung grade 1 siya, may established yan ng mga document. Pero kung ganyan na walang document, nakakapagtaka yun. No? Pagdating kasi sa facilitation of document, DO 54-2016, ang may responsibilidad sa pagta-transfer ng document from one public school to another public school is the public school itself. Diba? Hindi na parent eh. Hindi parent. Kaya I found it unfair no para sa parent or sa learner na gawin silang temporary enrolled and therefore wala naman sa kanila yung pagkukulang nasa public school na pinanggalingan nila. So sana meron silang document no at baka kinakailangan lang itong patuloy na i-follow up. So yun po ang sinasabi ng policy. School to school transactions ito at dapat magbigay ng dokumento ang ating public school. At kung hindi, sinasabi rin ng policy, i-elevate ang issue sa superintendent. Kasi yun nga, ina-enroll natin isang transferred in from public schools. At since tinanggap naman natin ang learner without any documents, so na-enroll po siya sa system, ano po, as regular. So walang tagging, without tagging any temporary, no? Kasi wala ngang document. So walang tagging na temporary enrolled. But then, mga kalagatnaan ng taon, saka lang po nagsasubmit ng documents just to find out na yung learner pala, sir, halimbawa, in-enroll po siya ng grade 9, sample lang po, sir, no, as per declaration po ng parent and the learner, or sometimes nga parent lang po ang nag-i-enroll. But then at the time na nakuha na po ang, na-provide na po ang forms, tumalabas po na hindi naman pala siya completer ng grade 9. So, yung pala ay dapat grade 8. May ganong issue po na lumalabas din sa amin. Kapag po kasi kayo nag-enroll sa system, di po ba sinasabi ng system kung not eligible or eligible? Sa school level, sinasabi ng system,
kung siya ay eligible or not eligible. And I'm wondering paano nakakapag-proceed ito ng enrollment kung siya ay not eligible base sa system. Ang alam ko po diyan na nagkakaroon po yan ng enrollment in your test. Oh, ina-approve po ba ninyo without document? Po, wala naman po, hindi naman po dadaan yun sa planning. Kasi na-enroll kasi nila as eligible. Ay, kung eligible siya, ibig sabihin, yung previous grade level niya is valid. Valid, pero sa pagdating sa documents, hindi. Hindi na issue. So, ibig sabihin, ganito siya, ma'am, ha? Ibig niyo sabihin, nagko-conflict yung system at doon sa document. Ganun po yung point niyo. That's why we have this checking activity. Opo, yes, gusto nating tigilan yon na yun kapag ganyan yung kaso, pag ganyan yung kaso, na iba yung nasa system at iba yung nasa document, it will be checked. Dapat chine-check natin yon. That's why, ang ating practice dyan, ang norm, ang rule, kapag nagkaroon ng conflict ang system at ang document, the document will prevail. Di po ba? Mm-hmm. Yes, the adjustment will be made in the system. So, kaya lang matrabaho. Kaya we are encouraging all planning officers sana take active participation during checking. Kasi dyan yun na makikita yung problema bago pa dumating sa account ninyo. Dun pa lang sa checking, makikita nyo na. O, hindi na tayo aabot sa point na magre-revert pa kayo, magre-request pa kayo ng un-enroll or correction. Opo. So, yun po yung sagot, Ma'am Celia. Ang sagot natin dyan, i-re-revert nyo yan. I-re-request nyo yan kasi the document shall prevail against the system. Okay, so balik siya sa grade level niya kung saan dapat. Opo. Ang trabaho, no? Kapag ka nakalusot sa checking. Po dyan, memohan ninyo yung LIS coordinator kasama ng school head. Kasi bakit siya nakalusot? Dapat hindi eh. Mm-hmm. Kung ano yung nasa document, yun dapat yung nasa system. Meron pang issue na, yun nga yun, di ba, ini-enroll natin ang learners. Kumbaga early enrollment, no? Kumbaga regular enrollment na ito, sir, no? So yun nga yung according sa kanina na sinasabi nyo na huwag mag-intay na matagal pang i-enroll sa kalang, kumbaga matagal pa yung once na na-enroll po kasi sa system. Then sakalang po, regular yun sir ha, then sakalang po mag-submit ng documents, no? Nasa kaligitnaan na po ng school year. Then to find out din naman na nagsabi na ineligible, so dumaan sa planning officer. Pero sa documents po sir, baliktad naman this time. Sa documents, so lumalabas naman po sir na complete yung bata. So na-enroll sa system, lumalabas siya na ineligible or merong mga chances na hindi siya dapat sa grade level na yon. So pagdating naman ng documents, lumalabas naman sir na hindi siya sa grade, pasado pala siya, completer siya sa particular grade level na supposedly, kumbaga grade 8 siya, dapat nasa grade 9 na. May nga ganong issue kaming lumabas ngayon. Ating rule of thumb dyan, pag nagkaroon ng conflict, system vis-a-vis document, document prevail. Adjust sa system. Ganun po ang ating rule of thumb dyan. Kasi ang i-check natin ay document. Opo. Kaya we encourage you all na active participation tayo para mabawasan yung ganong problem. How strict or lenient shall members of the SEC in the conduct of school level checking? Shall advisors be given the chance to rectify errors before checkers shall reflect it in the SFCR1? That is actually the intent of the checking committee. Apo, kasi kayo na nga lang dyan sa school, di ba? No? I-check nyo na bago pa dumating yung DCC. Ayun po talaga yung purpose ng checking committee. Hindi tayo mga police sa school level. Kung hindi tayo ay mga tigabigay ng technical assistance. Chat is, in checking ALS, PASO learner, is portfolio certificate enough and the latest school year lang ang grades sa SF10? Or need pa ang history ng bata for the past kung saan siya nag-school for verification po yun? Okay, kapag ka portfolio assessment po ang meron galing sa ALS, so, alin lang yan. Siya po eligible for grade 7 o kaya eligible for grade 11. Ayun lang po. Dalawa lang po ang entry point kapag ka portfolio assessment. The previous enrollment sa formal, hindi po siya nagmamatter.